Pero alam nyo, sana nga, no, dahil 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM, sana nga hindi totoo. Mm. Pero kung meron naman yan, at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan, he should come clean. Kung siya ay aamin siguro, no, dahil eventually lalabas at lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika, eh, mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan. Siguro, kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan. Eh. Pero dapat hindi lang pag-amin. No? Kung totoo na talagang siya ay gumamit, eh, kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya. No? Kasi ako naman, kung ginawa niya yan bago siya naging presidente, eh, baka naman po pwede naman siyang mapatawad. No? Kung mapapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon. Dahil napakadelikado naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. Eh ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan, no? Maraming beses na bumabalento ang presidente, hindi nga natin alam kung bakit ganun, no? Pero baka nga, kung totoo itong pulboronic video na ito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalentong, no? Dahil talagang hindi nasa tamang pag-iisip. Pero hindi pa po natin alam, no? Kung ano talaga yan, hanggang hindi lumabas yung pulboronic video na yan. Pero alam mo, talagang gagawin ng PCOO dyan, eh, o-okra yun, yung authenticity. Pero hindi naman tayo hukuman na kinakailangan eh, maging technical. Ito po ay court of public opinion. Kapag lumabas yung pulboronic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipagera o hindi. So, pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino, aminin na bago pa lumabas. Kung totoo, eh siya lang makakasagot yan eh. Pero, at saka yung mga malalapit niyang mga kaibigan. Pero I'm sure ngayon, nag-uusap-usap na yan kung anong susunod na hakbang na gagawin nila, no? At I'm sure, dahil si Maharlika ay nag-confirm nang nakita niya yan, abay, hindi papayag yan na hindi ipapalabas ni Maharlika yan. Di ba? Kasi ngayon, alam natin, may hawak ng video si Maharlika. At alam mo, partner, hindi mo po pwedeng okrayin si Maharlika, no? Dahil bagamat siya ay nabawasan na ng viewers sa Facebook, di ko alam kung meron pa siyang Facebook, abay sa YouTube, no? Kada broadcast niya at araw-araw siya nagbo-broadcast, hindi bababa sa 100,000 ang viewers niya, no? Sa 100,000 niya na po pwede magtrumpeta kung anong mga nasasabi ni Maharlika, no? Eh, isang palabas lang ni Maharlika dyan, may mga 100,000 na po pwede mag-share at one time. At yung 100,000, another 100,000. So in due course, lahat ng Pilipino mapapanood yan. So dapat kayo pa lang, mag-desisyon na ang presidente. Kung totoo yan, aminin, humingi ng tawad at magpakita na siya nagbago na. Kung totoo. Eh kung hindi naman totoo, malalaman natin at lalabas talaga yan. The truth shall set him free. Pero mayayanig po talaga ang sambayanan kapag yung pulboronic video na yan ay napalabas. Madali lang naman patunayan, attorney, hindi ba? Isa sa ilalim lamang ng isang drug test. Pero dapat yung the drug test ay may assurance na hindi rin mababago. Yun nga ang nakakataka kay Presidente kasi hindi niya in-address yung issue. Ang sabi niya, naalala nyo yung siya'y palipad sa isa sa, hindi ko na maalala kung saan, napakadami na niyang biyahe, no? Hindi ko na masundan, no? Parang halos lahat ng bansa sa daigdig na bisita na niya. Pero anyway, nung isa sa paalis siya at siya'y nagkaroon ng press briefing bago umalis, eh sabi niya, kung maalala kong tama, I will not even dignify that with an answer. Eh, naku, Mr. President naman, ang dami-dami nagsasabi naman talaga na may mga pagkakataon na nakita nila na gumagamit kayo, no? So, dapat sana sinagot. Ang sagot lang naman dyan, okay, gumamit ako nung ako'y bago pa magpresidente, pero nagbago na ako. O, di ba? Pero, you know, marami naman talaga tao na gumagawa ng hindi karapat-dapat ng kanilang kabataan, no? Pero titignan nga natin kung kailan yung pulveronic video na yan, kung maipapalalabas, kung ito ay bago o ito ay luma, no? Pero tingin ko kung luma yan, mapapatawad naman siya, no? Pero kinakailangan siguruduhin niya na wala talagang impluensya ngayon na siya ay nasa pinakamataas na katungkulan sa ating bayan. Ako naman yung nagsimula ng diskusyon na yan kasi it's a matter of time. Lalabas at lalabas talaga yan. Nung sinabi ni Maharlika ang nakita na niya, tingin nyo, hindi ilalabas yan ni Maharlika? Lalabas at lalabas yan. So,
kinakailangan, paghandaan na. Ako naman nagmamahal dito sa ating bansang Pilipinas. Ayaw ko na magkakaroon ng pagkakagulo. So sa akin, ang apila, kung totoo, aminin na at humingin na ng tawad. No? At siguro, do the honorable thing. Resign. Kung totoo. Eh kung hindi totoo, sige, makipaglaban. Pero titignan na natin kung anong husga ng taong bayan. Kasi kung despite yung sasabihin ni Chelo Garapil at lahat ng spin doctors na Malacanang na hindi totoo yan at naniwala ang taong bayan, eh baka mamaya maulit ang kasaysayan muli, no? Pero para kasing nauulit talaga ang kasaysayan, eh. So, akala natin magbabago, no? Akala natin lilinisin ang pangalan, pero nangyayari, sinupil ang SMNI. Alam mo ba, yan din ang ginawa ng kanyang ama nung siya ay nagdeklara ng martial law. Sinupil ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. O, tapos yung saligang batas, binasura. Eh ngayon, palapit na tayo dun sa punto na mukhang ibabasura din ang 1987 Constitution dahil nga dito sa bribery initiative. At alam mo, at least yung ama niya, eh nagdeklara ng martial law at binawala ang saligang batas. Hindi na ginamit ang kabanang bayan para bilhin ang mga pirma ng taong bayan at yung bilyon-bilyon hindi na pinamigay sa mga congressmen, sa congressman para nga eh mabago itong saligang batas. So parang nauulit pero mukhang mas legalistic yung ginawa ng kanyang ama na okay, may kapangyarihan akong martial law, dideklara ko na lang. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ito may paligoy-ligoy pa eh. Pero ganun din papunta at ganun din ang resulta. At yan nga po ang ebidensya na mapipresenta natin dyan ay nangyari sa SMNI na kaparehong ginawa rin ng Presidente Marcos. Pero nagbigay muna siya ng legal na basihan. Dahil kapag merong martial law, pag merong state of national emergency, po pwedeng limitahan ang malayang pananalita. Pero kinakailangan i-report yan sa UN, sa UN Committee on Human Rights. No? At kinakailangan panandalian lang. Pero ang ginagawa ng junior, abay miski walang martial law, ginagawa niya yung kaparehong panunupil, pero yun nga po, na walang legal cover. Kasi wala naman tayong deklaradong state of national emergency, except na lang kung gagamitin nga niya yung sinasabi niyang annexation ng China sa ating mga teritoryo bilang state of emergency at magdedeklara ng martial law. Hindi ko alam kung ano mas mabuti eh. Yung lantara na nagdedeklara ng martial law, at least yan, parang patas eh. Parang let's call a spade a spade. O yung nangyayari ngayon na creeping martial law ang tawag ko. Kasi ang suma total, ganun din, panunupil ng karapatan. At saka yung pag-exercise ng presidente ng extraordinary powers na walang formal na deklarasyon. O, di ba? So at least, siguro kung nagkaroon ng deklarasyon na yan, malinaw. Wala nang linlangan. Wala nang, you know, paligoy-ligoy pa, no? Call a spade a spade. Pero, yun nga po, no? Dahil hindi tayo natututo sa kasaysayan natin at isa na ako doon na sumunod kay BP Sara na talagang nakipagtambalan sa isa na namang Marcos, ayan, mukhang nauulit muli ang ating kasaysayan. Pero attorney, sinasabi ng ilan na itong pulveronic video, destabilization plot, isang demolition job para sa Pangulo. Well, una-una, kung totoo nga ito, sino nag-destabilize sa administrasyon niya kung hindi siya mismo? Kasi kung totoo, ha? Kayo na ba mga tao? Hindi pa naman natin sinasabi totoo, hindi pa natin nakikita eh. Pero, totoo po yan, it will have the effect of destabilizing government. Pero sino nag-destabilize? Siya mismo, dahil siya yung nakuhanan sa pulveronic. Kung totoo, paulit-ulit po tayo, ha? Kung totoo, dahil hindi naman totoo yan eh. Kaya lang, paano mo buburahin yung sinabi ni Maharlika ang nakita na niya? Eto kasi yung kauna-unahang pagkakataon na meron nagsabing nakakita na eh. Palagi lang tayong naririnig lang natin na meron. Pero ito ngayon, meron nagsabi, nakita ko na sa aking mga mata. Oh. Ano bang ebidensya? Yung paggamit ng ating mga senses, mata, pandinig, pang-amoy, para mapatunayan ang isang bagay. O ngayon, may nakakita na, may nakarinig na. O anong tawag dyan? Yan po yung ebidensya. Pero antayin natin dahil tayo lahat maghuhusga. Honorable Filipino people, you will become a judge soon kapag lumabas nga itong pulveronic video. At kayong magdidesisyon, stay or leave. Pagdating sa ating empleyado na pinakamataas na empleyado ng ating gobyerno, ang presidente. Attorney, meron ding posibilidad
na sa i-dispute nila, sasabihin nila sa makabagong teknolohiya ngayon, hindi na yan totoo, maaari nang imanipula ang video. Sa batas ba, lalo na sa pagpresenta ng, halimbawa, kagaya ganyan, ebidensya, video, ano ba ang sinasabi sa pulisiya sa korte? Or may mayroon ba sinasabi sa batas natin? Well, una-una, si Juan de la Cruz ang magde-desisyon. Si Judge Juan de la Cruz ang gagawa ng desisyon. At si Judge Juan de la Cruz, hindi kinakailangan i-apply ang rules of court kasi hindi naman siya hukuman na pormal. Siya ay soberenya. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng kapangyarihan. Kung hindi niya binigyan ng buhay ang 1987 Constitution, walang posisyon ng presidente, walang halalan para sa presidente. So hindi subject to technical rules si Juan de la Cruz. Ang kinakailangan lang, magdesisyon ang Juan de la Cruz bilang isang soberenya kung maniniwala siya o hindi dyan sa pulboronic video na yan. At kapag si Juan de la Cruz ay nagdesisyon na kumbinsado siya sa katotohanan ng video at hindi karapat-dapat manatili ang presidente, magdedesisyon siya sa ayaw at sa gusto ng presidente. Ganyan naman ang maganda sa demokrasya natin. Ikaw nga ang pinakamataas na opisyalis ng bansa na merong napaka tinding mga kapangyarihan, pero ang lahat ng kapangyarihan mo galing sa taong bayan, at kapag ang taong bayan ay nagdesisyon na ikaw ay not fit for office, magdedesisyon ng taong bayan. Part 2 po ng 1986, mauulit muli ang kasaysayan. Paano yun, attorney? Sasabihin na lang sa atin kung sakali man. Ay, fake news yan. Hindi yan totoo. Well, yun nga po eh. Hindi po para sa PCO at sa mga bloggers ng presidente magsabi kung anong fake news, anong totoong news. This time, taon bayan ang maghuhusga. At kapag ang taong bayan ay naging convinced na totoo ang pulboronic video, lalabas at lalabas muli sa lansangan ang taong bayan dahil magdedesisyon niya. Kung magdedesisyon sila, kung dapat manatili o hindi ang presidente.